heart, precious God Almighty. We come in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord God, for this day is the day that you have made and we will all rejoice and be glad in it. Maraming salamat, Lord God, sa pagdadala mo, Panginoon, Lord God, sa iyong mga anak, Lord God, dito sa iyong bahay-sambahan. Maraming salamat, Lord God, sa muli, Panginoon, Lord God, na ibababa mong mensahe, Panginoon, ngayong gabi. Tulungan mo ako, Panginoon, Lord God, na ikaw lamang, Lord God, yung makita sa aking buhay. Ikaw lamang, Panginoon, yung marinig nila, Panginoon, na nagsasalita dito sa iyong harapan. At tanging mga salita mo lamang, Panginoon, Lord God, ang kanila mapakinggan. At salamat, Panginoon, Lord, sa message, Panginoon, for tonight, na magkakaroon, Panginoon, ng impact, ng change, Panginoon, Lord God, magkakaroon ng changes, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil ihanda mo rin, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God, sa makikinig ng iyong salita, Panginoon. And let your Holy Spirit, Lord God, take over. Ikaw, Panginoon, Lord God, yung mag-glorify, Panginoon, ngayong gabi. Ikaw yung mag-magnify, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, Lord God. Tago mo, Panginoon, sa liwanag ng iyong cross, Panginoon. At salamat, Panginoon, Lord God, sa mga bibigay mo, Panginoon, Lord God, na mensahe mo, Panginoon, Lord God, na magbabago ng aming mga buhay, Panginoon. Lukuban mo kami, Ama, ng iyong mapagpalang dugo. Kasamahin kami, Lord, ng iyong mga mapagpalang anghel, Panginoon, at yung balang spirito, Panginoon, ang siyang kumasama, Panginoon, Lord God, sa amin ng buong gabi, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi. And to all the glory, praise, and honor, let your perfect blessing will be done in our lives. Just name. Amen. And so, ang pag-aralan po natin ngayong gabi is the 7 habits of a godly life. Pero bago ko po banggitin yung 7 habits na yan, define po muna natin yung mga terms. Okay, mag-next. Wait lang po, yan. So yan, habit. When you say habit, it is a recurring, often unconscious pattern of behavior that is acquired through frequent repetition. So example po ng habits are, una, reading while standing. Yan. Kayo po, pag nagbabasa kayo, paano kayo magbasa? Saan kayo mas comfortable magbasa? Pag nakatayo ba o kaya nakahiga? Yan. Pag nagbabasa tayo ng Bible, paano tayo nakakarami ng chapters, no? Ano yung ginagawa yung bukod sa pagbabasa, ano pa iba yung ginagawa para makarami kayo ng pagbabasa ng chapters sa Bible. So may mga tao na ganito magbasa, no? Dapat nakatayo sila para talagang maunawaan nila yung binabasa nila. Then next is drinking. Next po, yan. Yan naman, drinking of water instead of soft drinks. Diba? May mga taong ganun may discipline sila. Or kaya naman, nasanay sila, bata pa lang sila na yung imbis na mapawi yung uhaw nila, talagang hinahanap-hanap nila is tubig. Kahit mayroong soft drinks dyan, hindi nila inumin yun kasi hindi makakwench yung thirst nila. Ang tanging makakapagtanggal ng uhaw nila is yung tubig. So, naging habit na nila yun, no? Lagi kasi nila yun yung ginagawa nila. Mula bata pa lang sila. Or kaya naman, may specific period of time kung saan, yun, nasimulan nilang ganun yung habit na meron sila. Then next is, eating while reading. Yan. Kayo, pag kumakain kayo, di ba, hindi nyo napapansin, may iba pa kayong ginagawa. Yan. So, meron ba dito, pag kumakain kayo, talagang kain lang. Di ba yung mga sinaunang, yung mga lulot-lola natin, di ba? Bawal tayong kumain habang nagpo-phone. Yan. Yung mga kabataan ngayon, di ba? Multitasking, di ba? Nag-module, habang nagpo-phone, tapos kumakain, ganyan. Kaya bagali na kumain, yan. So, habit yun, no? Yan. Yung mga example nitong habits, yan. Next example is, yan, brushing of teeth after eating. Yan, kayo, pag tapos nyo ba kumain, nagbabrush pa kayo ng ngipin nyo, nagsipil nyo ba kayo after kumain? Or meron dito pagkakain, tulog agad. Yan, tapos kinabukasan na mag-toothbrush. Yan. So, meron mga taong ganun, di ba? Limbawa, sa school, nag-lunch, nakakatawa yung nagtatrabaho kami sa Molives noon. Tapos, sa Alabang, industry kasi yun. Hindi pa ako nagtuturo nun. Tapos, nag-lunch kami dun sa office. Then, after namin mag-lunch, nagulat kami, yung mga kasabayan namin, mga katrabaho namin, nagpunta sila ng banyo lahat. Tapos, nagpunta silang locker, tapos may kinuha sila, tapos punta ng banyo. Tapos kami, diretso kami dun sa cubicle namin, yung computer namin. Tapos pagbalik nila, sabi nila, oh, bilis nyo naman. Sabi namin, bakit? Tapos yung pala, nagsipilyo muna sila bago sila bumalik dun sa ano. Ibig sabihin, nalaman nila hindi kami nagtutoothbrush after mag-lunch. Yan. Pero yun nga, ano pa lang naman kasi yun, parang start pa lang naman namin yun. Pero sipilyo naman tayo after kumain. Yun, may mga ganyang klaseng habit, di ba? Na kahit merienda lang, nagsisipilyo ka ganyan. So yan, pag sinabi ng habit, ito yung paulit-ulit nating ginagawa sa araw-araw. Kumbaga, natural as breathing na yan. Diba tayo, kayo, meron tayong mga iba't ibang klaseng habit
or yung mga ginagawa natin na nakasanayan na natin. At itong mga bagay na itong nakasanayan na natin, ito yung mga mahirap i-give up or mahirap isuko na mga nakasanayang gawain natin. And also, habit is also a learned behavior that becomes reflexive over time. Habits are the things a person does repeatedly until such time that it becomes automatic. Yun nga, dahil nga paulit-ulit natin ginagawa itong bagay na to, yung mga nabanggit ko kanina, yung mga example na yan, nagiging automatic na lang. Hindi mo napapansin, pagdas mo kumain, nandun ka na agad sa banyo, hawak na yung toothbrush mo, ganun. So, ganun yung example ng habit. And a habit is an impulse to do a behavior with little or no conscious thought. Yun nga, minsan di mo napapansin, ginagawa mo na yung habit mo. Yung bagay na yun, di ba? Yan. Next is, ito, not doing a habit feels uncomfortable. Yun nga, pag di mo daw ito nagawa, yung habit na to, ang nararamdaman mo is parang hindi, parang uneasy, hindi comfortable yung pakiramdam mo hanggat di mo nagagawa itong bagay na to. Diba, yun nga, like, yung paghugas ng kamay after gumamit ng toilet, o kaya naman, after mo kumain, hindi ka pa contento, nag-brush ka ng teeth, nag-floss ka pa. Alam mo yung floss, yung, ano, basta yung parang siyang buhok or thread, tapos i-gaganon mo sa ngipin mo, yan. So, para mas malinis daw yung ngipin, ganyan. So, yun yung mga example no, na habit. And, nasabi mo talaga na itong habit na to is part na siya ng buhay mo. Yan. So, yun yung una nating term, no? Habit. Yan. So, naunawaan ba yung habit? Ano ibig sabihin ng habit? Yan. Next po is, ayan, godly life. Kasi nga, topic natin today is 7 habits of a godly life. So, ano naman ibig sabihin ng godly life? So, when you say godly life, it is no longer seeking satisfaction through a sinful lifestyle, but now surrendered to God and His will for our life. In other words, pag sinabing godly life, it is a sanctified life. And when you say sanctified life, ito yung meron tayong malaking distinction or pagkakaiba dun sa mga taong namumuhay sa mundo. Okay, kasi nga sanctified tayo, ibig sabihin we are separated, no? Mula dun sa ginagawa ng mga tao sa mundo. Kumbaga dapat obvious sa iyo na Christian ka. Okay? Namumuhay ka kasi ng godly living. Parang sa school namin, inasar ako dun na ano, godly person, ganyan. Kasi meron sila mga bagay na ginagawa na hindi ko ginagawa. So minsan, nagtataka sila, sabi niya, Ma'am, ba't bawal? Ba't di mo, ba't, ano, hindi mo ginagawa yan? Ba't ayaw mong gawin yan? Sabi ko, kasi ano, pinapaliwanag ko sa kanila kung bakit yan. Hindi ko naman sinasabi sa kanila kung bakit napakondem, no? Dapat explain natin na maigi sa kanila. And then yung naunawaan nila na, hindi pala siya beneficial gawin, kaya hindi mo ginagawa yan. So yun, makikita na sa atin na obvious yung pagiging Kristiyano natin yan. Kasi nga, namumuhay tayo ng godly life. And sabi dito, you no longer find pleasure doing earthly things, you do not enjoy it anymore. Ayun, meron pa ba tayong ina-enjoy ng mga bagay sa sanlibutan? Yan, may nag-enjoy ba dito ng nag-tiktok? Yan, yung mga addiction sa mga mobile games, yan. Meron pa ba ditong yung parang masatisfy ka, kailangan mong gawin yung isang bagay na makamundo, di ba? Pero yun nga, when you are starting to live a godly life, hindi na tayo satisfied, no? Pag ganun yung ginagawa natin. Ang satisfaction na natin is pag nagbabasa tayo ng Bible, pag nagpa-pray tayo, pag nag-worship tayo sa Panginoon, pagkasama natin yung mga kapatid natin sa Panginoon, di ba? Pag may fellowship, di ba? Yung imbis na, halimbawa, naghanap ka ng friends mo, di ba? Hindi ka na tumatakbo sa mga kaibigan mo sa labas, di ba? Ang tinatakbuhan mo na, yung mga godly friends mo. Kasi nga, you are living a godly life already. Yan. Sabi dito, you are living and everything you do is now surrendered to God. Kaya tingnan natin, di ba, sa buhay natin, ano pa ba yung mga bagay na hindi pa natin naisusuko sa Panginoon, di ba? So, masasabi mo lang na namumuhay ka na nga ng godly is pag lahat halos nasuko mo na sa Panginoon, di ba? Evaluate nyo natin yung mga buhay natin, di ba? Meron pa ba akong ginagawa na hindi pasok sa kalooban ng Panginoon? Then, kailangan mo siyang isurrender, di ba, sa Panginoon for you to be able na, yun nga, mamuhay na may takot at kabanalan sa harap ng Panginoon. And sabi nito, sinukuna natin yung buhay natin kay Kristo, like yung mga desires natin, di ba? Ano ba yung mga hilig nyo? Di ba? Isipin nyo, ano ba yung mga hilig kong gawin? Yung mga favorite ko? Ano ba yung mga pangarap nyo sa buhay?
yung pangarap ba na yan is mag-glorify ang Panginoon or hindi. Ano yung mga plans, no? May mga plans tayo, di ba? Lahat naman tayo nagpa-plano, di ba? Sa buhay natin, ang gagawin natin bukas, ang gagawin natin sa mga susunod na taon, yan. At yung mindset natin, yan. Dapat yan, lahat yan, dapat i-surrender lahat sa Panginoon, di ba? When you say surrender, yung mga desire mo, yung mga dreams mo, yung mindset na meron ka, is dapat ang laman na niyan is para mag-glorify ang Panginoon. And next is worldly desires, dreams, plans, principles, pati mga prinsipyo, mga pinaniniwalaan niyo sa buhay niyo, di ba? Is behavior is now turned into godliness. Hindi na siya, hindi ka na after sa mga worldly things. And now, yan, naunawaan po, ibig sabihin ng godly life. Yan. So we can proceed na, no, to the 7 habits of a godly life. Yan, first habit, wala niyo, medyo ko lang. Yan, unang habit, syempre, yan, life of prayer. So we can see in the verse, Mark verse 35, very early in the morning, while it was still dark, yan, madilim pa, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So dito sa verse na to, ang makikita natin dito is si Jesus, ginagawa niya yung most important thing sa buhay ng isang tao. And ano yung pinakamahalagang ginagawa ni Jesus? Umaga pa lang, madilim pa lang, is yung prayer. Yan. And yan. When you have the life of prayer, you know, as your habit, ibig sabihin, hindi lang siya basta nagpe-pray, no? So, life of prayer is not once in a while. Hindi siya one time, big time na gagawin mo, di ba, bilang Kristiyano. Kundi, every day yan. You sense the need, need, the desire, and the joy, and the awesome power that comes through praying, talking to the Father. Ayan. So, katulad nga sa definition kanina, di ba, sa definition kanina ng habit, di ba, pag di mo daw nagawa yung isang habit, hindi buo yung araw mo. Kayo ba, pag gising yung pa lang sa umaga, tapos natapos yung buong araw, di kayo nakapag-pray, no, kahit 5 minutes lang. So, masabi mo, may mararamdaman tayo, di ba, na parang, ay, may kulang sa buong araw mo. Meron akong, may bagay akong hindi nagawa. Yan. So, masabi mong habit na siya, pag gano'n na yung pakiramdam, di ba, na pagising mo sa umaga, dahil nga nakagawian mo ng manalangin, di ba, si Jesus, di ba, ang una-una niyang ginagawa bago siya mag-minister kay sa mga tao, una-una niyang ginagawa is talagang manalangin, di ba? Kaya tayo, di ba, masasabi mong habit na yan, yung pananalangin, is pag yung lumipas, yung umaga, halimbawa, hindi ka nakapag-pray, may mararamdaman ka talaga na kulang sa buhay mo. Ayan. Kasi nga, part na siya ng daily routine natin, yung pakikipag-usap sa Panginoon. And as Christians na may relationship kay Lord, praying, no, is very vital sa ating buhay. When you say vital, very important, no, sa ating buhay. Ito yung isang bagay na hindi dapat mawala na ginagawa ng mga Kristiyano, yung pananalangin. So, masabing life, hindi lang siya basta prayer, di ba? Ang definition is life of prayer. Ibig sabihin, buhay mo na, no? Part na ng buhay mo talaga, yung pagpe-pray, no? Hindi ka na kontento sa mga prayer na after kumain, di ba? So, minsan yung ibang tao, no, nakakapag-pray lang sila after kumain. Lord, thank you for this food. Just name amen. Hindi ka na kontento doon, di ba? Kundi, talagang naglalaan ka ng oras para mag-pray. Yan. Tayo ba kayo ba dito? Meron ba kayong mga schedule sa pag-pray nyo? Or, halimbawa, yung spare time nyo lang yung binibigay nyo time, no, para sa Panginoon. When you say spare time, halimbawa, sa buong araw, natapos mo na lahat ng dapat mong gawin, maaga mo siya natapos, 9 pa lang, tapos ka na sa mga dapat mong gawin. Then after pa lang, doon ka pa lang magpe-pray. Diba? Yun yung tinatawag na spare time, no? Kasi hindi talaga tayo naglalaan ng oras para sa pananalangin. So kinakailangan mag-set ka talaga ng time of the day kung saan ka, kung kailan ka magpe-pray. Like sa umaga, ano yung oras ng pasok mo? Dapat, bago ka pumasok sa school or kaya bago ka umattend ng online class, bago ka mag-start ng work mo, meron kang time na gigising ka talaga at magpe-pray. Kasi hindi mo pwedeng unahin yung work, yung pag-aaral, then saka ka lang magpe-pray. Hindi magiging maayos yung flow ng araw mo. Kinakailangan, meron kang pag-ising mo pa lang, una mo talagang kakausapin agad ang Panginoon. Yan. Hindi yung phone mo, check mo, sino kaya mga nag-chat sa akin? Kaya ano kayang, sino kaya mga nag-like or nag-heart ng post ko, ganyan. So dapat, unang-una nating i-check is yung ating, yung i-check natin si Lord.
Diba? Check natin yung mensahe niya para sa buhay natin. At una-una natin siyang kausapin. At ganun din sa gabi, diba? Hindi mo kakausapin ng Panginoon pag pagod na pagod ka na. Kasi ang mangyayari niyan, pag pagod na pagod ka na, habang kausap mo ang Panginoon, hindi mo namamalayan, tulog ka na. Diba? So kinakailangan, kahit hindi mo matapos yung task mo all throughout the day, diba? Dahil nga nag-set ka ng specific time, diba? Halimbawa 8 PM, magpe-pray na ako, ganyan. Para hindi ako antok-antok, diba? So yun, gawin mo yun, diba? Para maging habit mo talaga siya. Kasi ang isang habit, kasama dyan yung oras. Okay? Naka-schedule yan minsan. Di mo napapansin, gantong oras, nagpe-pray ka na. Nagulat ka, diba? Dati hindi ka naman nagpe-pray, diba? Sa buong araw. Pero pag pumatak na yung gantong oras, nagpe-pray ka na. Parang sa work ko ngayon, sa PL Moon, pinatupad sa school namin na every 12 o'clock, sakto yun na, 12 o'clock, may magre-ring na, ano, na parang bell. Alam niyo yung bell? Yung pag-lunch, diba? Ting, 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 may ganon. Yan, may magre-ring na ganon. Then, alam na namin, yung matik na sa amin yun, na pag nag-ring yun, lahat kami dapat tumayo, kahit nasa kalagitnaan ka ng klase mo, o kaya naman habang nagle-lunch ka, kasi 12 yun eh, kinakailangan tumayo kami para makinig or maki-agree dun sa magpe-pray. Yan, may ganon kaming, di ba sa mundo, sa ABS, di ba meron silang 3 o'clock habit, na every 3 o'clock, kahit nanonood ka pa ng anime, di ba, biglang maantala yun, titigil, di ba? Tapos biglang lalabas sa screen yung 3 o'clock habit. Nalimutan ko yung 3 o'clock habit na yun. Ano ito eh? Ayan yung ano, pang-Catholic. Di ba, may ganun sila. Kami din sa school, may ganun kami every 12. So, ibig sabihin, pag 12, narinig mo yung ganun, matik sa amin na, ay, magpe-pray, tayo-tayo. Kahit minsan na kumakain pa ako, nasa kalagin ako kain, dahil narinig ko yun, titigil talaga ako, tapos tatayo kami para maki-agree dun sa prayer. And tayo din mga Christians, di ba? We must set, no, a schedule dun sa ating mga prayer time, devotions, di ba? Kasi kung hindi kayo nagsaset ng time, no, para sa Panginoon, yun nga, ibibigay mo lang sa Panginoon is yung mga spare time na meron ka, di ba? So, pag di ka pagod, dun mo lang siya kakausapin, di ba? Pero pag pagod na pagod ka na, di ba, all throughout the day, dahil nga hindi ka nagsaset ng specific time para manalangin, mahirapan ka. Diba? Na maging consistent, mahirapan ka na gawing habit, no? Yung pananalangin. Okay? So, malinaw sa atin, no? Na dapat may specific time tayo ibibigay sa Panginoon. And next, yan. Next habit, eh, di ba pala, joke lang. Yan. So, yan. Prayer must be a habit. Sabi ko na nga kanina, di ba? So, hindi lang tayo nagpe-pray, no? Pag nasa trouble, may mga troubles tayong kinakaharap, pag may mga problema, o kaya naman pag may kailangan, di ba? So, siguro naman dito sa Sendalite, di ba? Hindi naman tayo ganun pag-pray kay Lord, di ba? Talagang kinakausap natin siya, hindi lang pag may kailangan tayo. Praise God, kasi ganun. Pero yung ibang tao sa mundo, di ba? Nakakalungkot kasi lalapit lang sila sa Panginoon, yun nga, pag may trouble, may problems, di ba? Pag may kailangan. Pero yung Diyos natin, hindi naman siya genie, di ba? Na nag-grant lang ng mga wish, di ba? Kinakailangan, maging habit yung pananalangin kasi way natin to, di ba? To communicate to the Lord. Yan. So, masasabi mo na intimate talaga yung relationship mo kay Lord pag consistent yung prayer mo, di ba? Kasi kayo, di ba? May karelasyon kayo, may kaibigan kayo. Kaya sa mga magulang nyo, kapatid nyo, inahayaan nyo bang lumipas yung isang araw nang hindi mo lang sila nakakamusta, di ba? Nakakausap. Diba? Hindi ka lumipas ba isang araw na hindi mo man lang sila nakwentuhan, di ba? Na nangyari sa buhay mo. So, ganun din kay Lord, di ba? Kinakailangan, kung talagang tingin mo sa kanya is may relasyon ka talaga kay Lord, di ba? Tinuturing mo talaga siyang ama, di ba? Best friend, di ba? So, siya rin yung isa sa unang-unang sinasabihan mo nang nangyari sa'yo all throughout the day. Sa buong araw mo, sa mga problems mo, di ba? Sa mga masasayang nangyari sa buhay mo, di ba? Yan. And, but because... Another is you can't live a godly life unless you have a prayer life. So yun yung katotohanan, di ba? Hindi mo masasabing namumuhay ka ng godly life kung wala kang prayer life, di ba? Pwede masabing kasi nagpe-pray ka lang, di ba? Pero hindi consistent, di ba? Pero yung prayer mo consistent nga, pero 3 times a day nga, pero tuwing kumakain ka lang naman, di ba? So we must have a schedule, no, sa ating prayer life, yan. Sabi dito, and yan, because the prayer life keeps you connected to Almighty God, sensitive to His will and His promise, purpose, and His plan for your life. So yan nga, kailangan talaga
itong the habit na to, no, itong unang habit na to is ma-develop natin. Yan, kung ikaw nasa live ka ngayon, 'di ba? Available ka naman tuwing Wednesday. Yan, pwede kang pumunta dito mismo, 'di ba? Para makapag-pray dito sa lugar na 'yan, 'di ba? Pwede mong ito yung una mong gawing step, 'di ba? Para maging consistent talaga, mas maging malalim talaga yung prayer life mo. Yan. Yan. Next is yan. Whatever you accomplish in life, you must accomplish it on your knees. When you say on, hindi naman literal na dapat sa nakaluhod ka niyan. Ibig sabihin lang yan is lahat ng dapat mong, yun nga, kung mayroong kang tatagumpayan, may gusto kang ma-achieve, di ba, sa buhay mo, di ba, na naka-align naman sa will ng Panginoon, di ba, una-una mong dapat gawin is ipanalangin yan, di ba. Sabi dito, always ask God's will for your life. Do not pray, yan, do not pray while, ito pa, another tip, di ba, para sa pag-pray natin, para hindi tayo makatulog, or para maging consistent talaga, di ba, kasi nga, topic natin ngayon is habit, no? So, ang goal natin is lahat ng babanggitin natin dyan, yung pitong yun, is talagang maging habit ng bawat isang narinito. So, yan, sabi dito, do not pray, no, while lying on bed. Yan, dati ganito ko mag-pray, no, nakakahiga. Tapos, parang hindi effective yung pag-pray ko pag nakahiga ako. Kasi nga, nakakatulog ako. Yung amen ko kinabukasan na ganyan. So, dapat tayo, di ba? Develop natin sa ating mga sarili na pag nagpe-pray, pwedeng nakaupo, di ba? Kung hindi mo kayang tumagal na nakaluhod, di ba? Pwedeng nakaupo. Basta yung position mo is hindi ka aatokin, di ba? At masasabi mo talaga na nakafocus yung mind mo sa Panginoon habang nagpe-pray. Yan. Dapat humanap ka din ng lugar, di ba, sa bahay nyo na hindi ka madidistract, no? Halimbawa, kasi halimbawa, pag nag-pray ka sa gantong lugar, pwede kang makita ng nanay mo, utusan ka bigla, di ba? O anak, magkasama na yung mga pinggan. So, di-disrupt, no, yung pananalangin mo. Pero kung meron kang lugar talaga, kaya nga iba, di ba? Gumagawa talaga sila ng prayer closet. Kahit di ganun kalaki yung bahay nila, naghanap sila ng space, no, sa bahay nila na pwede talaga nilang gawin na prayer closet nila. Di ba? Diba, sa ilalim ng lababo. Parang naalala mo sa MH dati, yung church, no, yung unang-unang church dito sa Katarungan. Meron doon, dahil nga sobrang dami nang nagpe-pray, no? Every prayer marathon ata yun. Nakwento lang din to eh. Tapos, merong isa daw mag-friends noon na dahil nga wala na siya makitang lugar, no? Kasi parang pag nagpe-pray dati doon, nakatago. Yung iba dahil nga yung may kurtina sa pulpit, no? Yung iba nagtatago doon. Tapos, para hindi sila makita. Kasi parang masarap mag-pray eh, pag nakatago, di ba? Parang hindi ka magagambala, di ba? Kasi minsan kala ng iba nakaupo ka lang, di ba? Pag nagpe-pray ka, di nila nagpe-pray ka. So, ang mangyari, kakausapin ka. Pero pag nakatago ka, di ba? Hindi ka talaga nila pwedeng istorboin. So, meron doon, nakita niya yung ilalim ng lababo. Doon siya nagpe-pray. Yan, parang, ewan ko, yun yung ginawa niyang, ano, prayer closet, di ba? So, dito, pwede tayo mag-pray dito. Hanap kayo ng lugar, di ba? Pamamaya, nakatago na dyan, di ba? So, ano, kayo, ishanap kayo sa bahay nyo, di ba, ng prayer closet or prayer room. Kung mayaman kayo, di ba, may extra kayong kwarto. Hindi doon, gawin mo siyang, ano mo, prayer room mo, di ba. Para talagang, ano, yung prayer mo is intimate, di ba. Walang makaka-istorbo sa'yo, di ba, tuloy-tuloy. Yan, di mo alam, nakaka-8 hours ka na palang nananalangin, di ba. Kasi nga, walang istorbo. Tapos, wag yun rin nagyan ng orasan, no, yung prayer room na yon or yung huwag kayo tingin sa phone nyo or kaya sa oras habang nananalangin kayo kasi madidistract kayo, di ba? Di mo alam dahil wala kang orasan, di ba? Nakakatagal ka na pala dahil lagi mo na siyang ginagawa. Di mo alam, ang tagal mo na pala mag-pray, di ba? So, tayo ganun tayo, di ba? Nung una tayong pinag-pray dito sa church, di ba? Una ayaw pa natin kasi ang ikli mag-pray tapos di natin alam yung sasabihin natin. Pero pag lagi mo nang ginagawa yung pananalangin, di ba? Yung isang bagay, di mo na mamalayan. Ang galing-galing mo na pala mag-pray, di ba? Ang tagal mo na mag-pray, di ba? Ang dami mo nang sasabi. Minsan, para si Joshua, di ba? Parang pastoral minsan yung prayer ni Joshua, di ba? Pero yun nga, dahil nga kasi lagi mong ginagawa. Kaya yun, nakasanayan mo na siya. Yan, next is, yan, for you to live a godly life, you must have a life of prayer. At ito yung sikreto, di ba, ni Jesus. Kung bakit niya nagawa yung will ng Father, di ba, ng Ama. Kung bakit niya nagawa dito sa mundo, di ba, yung will ng Ama. Dahil ito yung unang-unang sikreto na ginagawa ni Jesus. Lagi siyang nag-spend ng time. Meron siyang tinatawag na life of prayer. Ito yung habit na meron si Jesus, di ba. Kung mababasahin mo yung gospel books, di ba, lagi doon, mula doon sa kauna-unang libro ng gospel, di ba, hanggang sa matapos, yung
yung mga yun. Lagi merong part doon na si Jesus, lagi siyang gumigising na maaga. O minsan mga tumatama siya, di ba? Para makapag-pray. Yan. Kasi ganun niya, sobrang binavalue yung habit na to, yung pananalangin. Okay? So yun yung una, no? Life of prayer. Next habit is trust or faith. Yan. Yan. According yan, sa Psalm 103 verse 19, yan, the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. So ano yung makikita natin dito sa verse na to? Makikita natin dito yung sovereignty ng Panginoon. That His all-knowing, supernatural, divine power rules over everything. And what does that do? Ano ba yung ginagawa sa atin ng sovereignty, no? Ng Panginoon na na meron siyang authority. He has the highest authority, no? Sa lahat ng bagay. Ano ginagawa sa atin yan? It gives us some awesome, di ba? Foundation to believe in Him. Ikaw ba? Magtitiwala ka ba sa isang tao na hindi mo naman alam yung kakayanan niya, yung credibility niya, di ba? Di ba bago tayo magtiwala sa, alam mo, pagkakatiwala natin yung buhay natin, o kaya yung isang bagay, di ba, sa mga tao, tinitingnan muna natin yung kakayanan na meron yung tao. So ngayon, kung alam natin na yung Diyos na pinaglilingkuran natin is sovereign siya, 'di ba? Siya yung may highest authority, siya yung may rule, no, sa lahat ng bagay. So hindi na mahirap dapat sa atin yung pagtitiwala. 'Di ba? Dapat isa to sa mga habit na meron tayong lahat. 'Di ba? Lagi tayong nagtitiwala. Hindi na nakikita sa atin yung mukha ng nag-aalala. Okay? So dito, meron pa bang pag may problem ka or may trials na kinakaharap ka? Ano yung una mong respond? Nag-worry ka ba? Or nag-worship? Diba? Nananalangin ka ba? Or iniisip mo, nang iniisip, pinagbubulayan mo yung problema kaysa ilapag mo lahat ng problema mo sa Panginoon. Diba? Yan. So knowing that He's in charge, diba? Yan. It doesn't make any difference what happens, how it happens, through whom it happens, for whatever reason, we know that God is in control, di ba? And we can trust Him for whatever He allows in life. So yun nga, di ba, sa time natin ngayon, ang daming mga balita, di ba? Lalo ngayon, di ba? Bawal na daw sumakay sa mga pampublikang sasakyan yung mga unvaccinated, di ba? Parang pag naisip mo yun, tas unvaccinated ko, lo, maglalakad na lang ako para makapunta ako sa ganitong lugar, di ba? Parang, hala, bawal na lumabas. Hindi na makapag-church yan. Kasi hindi pa ako vaccinated, di ba? So, merong ibibigay sa'yo na fear, di ba? May ibibigay sa'yo pag-aalala yung kaaway. Pero, dahil alam mo nga, di ba, na yung Diyos natin is in control, di ba? Kahit anong mangyari sa kapaligiran natin, nagkakagulo na yan, meron kang peace, no? Nanggagaling sa Panginoon. Hindi ka mag-aalala. Meron tayong shalom, shalom. Ano ba yung shalom, shalom? Meron tayong perfect peace na nanggagaling sa Panginoon. And that peace gives us, yung calmness, di ba, na nagmumula sa Panginoon. Hindi ka makakaramdam na, hindi ka makaka-experience, no, ng anxiety. Parang nakakalungkot, di ba, yung makikita niyo yung mga posts na ganyan, di ba? Nag-worry agad, di ba? Nag-panic agad yung mga tao na nakarinig sila ng mga ganyang klase ng balita. Pero tayo mga Kristiyano, dahil alam natin na yung Panginoon natin is in control, di ba? Hawak niya lahat ng bagay sa mundo, di ba? Hindi niya tayo pababayaan, di ba? Hindi niya hahayaan na maka-experience tayo ng bagay na hindi natin kakayanin, di ba? Kasi nandyan siya, di ba? Kaya hindi natin kinakailangan mag-alala. Kinakailangan lang natin ito lagi. Magtiwala, manampalataya sa Panginoon. Diba? Yan. Diba parang nakakaano rin kasi kasama minsan, diba? Yung taong lagi nag-aalala. Diba? Pero yung pag yung kasama mo, chill lang siya, kalmado lang siya. Diba? Parang, oh wow, cool naman ito. Diba? Kaya kayo din, diba? Bilang mga Christians, diba? Sa mga families nyo, sa mga friends nyo, dapat pakitaan kayo ng ano, calmness, diba? Pagiging kalmado, pagiging payapa na mga tao, di ba? Kasi nakakahawa yun. Kung nakakahawa yung pagpapanik, yung pag-aalala, nakakahawa din yung pagiging kalmado, yung pagiging payapa, di ba? Yan. So yun yung ihawa natin sa mga tao, di ba? Hindi sakit, di ba? Hawaan natin sila ng peace ng Panginoon. Yan. Makikita nila, ba't kaya ganyan si ano? Kahit nag-positive ako, nilalapitan pa rin ako. Ganyan. Kasi nga, tayong mga Kristiyano, di ba? Hindi naman tayo tinatablan ng mga ganyang virus, di ba? Pag dumapo sa atin yan, mamamatay yan. Di ba? Sabi nga sa preaching ni Kuya John last Sunday, di ba? Pag dumikit yan sa atin, yan, hindi tayo mamamatay, kundi yan, mga virus na yan, yung mamamatay pag dumikit sa atin yan. Okay? And di lang naman limited lang, no?
sa nangyari sa paligid natin po. Pati yung mga kinakaharap nyo ngayon sa buhay, di ba? Lahat naman tao, di ba? May mga kanya-kanyang problema yan. Di ba? Hindi lang halata no? Sa mga mukha natin. Kasi nga, meron tayong pagtitiwala sa Panginoon. Then next is, if you don't trust Him, you're not going to pray. Di ba? So kung ikaw, di ba, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, magiging mahirap sa'yo yung unang habit, yung pagpe-pray. So kinakailangan mo ma-establish yung trust, no? Yung faith sa Panginoon. Yan. Di ba kayo, pag meron kayong mga gustong ikwento, o kaya naman may mga secrets kayo, or may mga problems kayo, di ba? Saan yung kinikwento yan? Kanin yung kinikwento? Di ba? Dun sa mga taong malapit sa inyo, sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo. So ngayon, kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo mahirapang mag-pray. Diba? Kasi lahat ng gusto mong i-share, diba, tungkol sa buhay mo, madali lang sabihin sa Panginoon. Kasi nga, you are trusting Him. Diba? And next is, yan, a godly life has stepped beyond fretting to trusting. When you say fretting, another term yan for worrying. Okay? So, yung godly life daw is from fretting or sa pag-aalala, nag-step up tayo into trusting. Kaya dapat, hindi tayo yung mga lagi nakikitaan na, hindi tayo unang-unang nagpapanik, unang-unang nag-aalala, di ba? Unang yung problemado yung mukha mo, di ba? Para kang pinagtakloban ng langit at lupa. Hindi dapat ganun yung mga mukha natin, di ba? Dapat lagi tayong peaceful, di ba? Masaya, yan. Kasi nga, yung mga problems natin, nalay na natin yan eh, di ba? At the feet of Jesus. And pag nag-pray tayo, no, mga kapatid yan, dapat, after mo mag-pray, hindi mo na dala-dala yung burden. Dapat maaliwalas na yung mukha mo. Kasi meron mga nagpe-pray, di ba pray siya, iyak-iyak siya dyan. Pag tayo niya, malungkot pa rin yung mukha niya. So hindi yun yung tunay na nalalangin. Ang tunay na nalalangin, after niya mag-pray, magaan na. Wala na yung burden, no? Hindi niya na bit-bit-bit-bit yung burden sa sarili niya. Kasi nga, binigay niya na lahat yon sa Panginoon. And then, next is, sabi dito, there must be no room, no, for anxiety, worries, and fear in our lives. Kasi nga, we're believing that God is in control, He is sovereign, He is Lord of Lords, He is King of Kings, no? And He measures, no, the universe in the span of His finger. So ano lang, iko-compare mo yung problema mo, gano'n lang kalaki yan, di ba? Kung ang buong universe, isang dangkal lang ng Diyos, di ba? So, isipin mo, gano'ng kalaki yung problemang meron ka ngayon sa harap ng Panginoon. Walang-wala, di ba? Kaya bakit tayo mag-aalala? Yan. So, we must develop, no, to have that trust or faith kay Lord. And when you and I are trusting Him, anong nangyayari? It builds intimacy with Him. Sa lahat ng mga may ka-relationship, di ba? Di lang sa mga, yung love, di ba, sa partner, yung husband and wife. Pati yung mga friendship, di ba, yung mga sa family, di ba, nagiging intimate, di ba, yung relationship nyo pag nagtitiwala kayo sa isa't isa. Hindi mo pwedeng sabihin na intimate ka dito sa taong to kung wala kang trust. No? Parang sabi ko kanina, di ba, hindi mo pwedeng sabihin na may trust ka sa Panginoon, may intimate relationship ka kay Lord kung wala ka namang trust sa Kanya, di ba. Nag-aalala ka pa rin sa mga problema mo, di ba, siya sarili mo pa rin yung mga kabigatan, di ba. And sabi dito, when you have intimate relationship, hindi mo na kailangan magpakilala, di ba? Kasi kilala ka na niya, di ba? Pag lalapit ka pa lang, di ba? Alam na agad ng Diyos, di ba? Kung ano yung mood na meron ka, masaya ka ba, malungkot ka ba, kanya may kailangan ka ba, di ba? And an intimate relationship with a person means that you are close not only to their heart, but also to their mind. Di ba? Minsan yung mga tropa nyo, yung mga kaibigan nyo, pag sobrang close nyo na, di ba? Isa na lang yung isip nyo, di ba? Yung alam mo, mga jokes, nagigets mo agad, di ba? Yung mga tinginan, madali na lang maintindihan, di ba? Magets. So parang ganoon din kay Lord, di ba? Dahil close tayo sa Panginoon, hindi lang tayo close sa heart niya, pati na rin sa mind niya. Ibig sabihin, we have also the mind of Christ, di ba? Kaya yung kung paano mag-isip yung Panginoon, parang ganoon ka na rin mag-isip. Okay? And next, there's an awesome sense of intimacy in a life that trusts in God. So may tanong dito, you want intimate relationship with the Lord. So, anong kailangan gawin, di ba? Para makapag-build tayo ng talagang intimacy, di ba? Yan yung pinagpipray natin lagi, no? Lagi yung sinasabi sa prayer na, Lord, magkaroon ako ng intimate relationship with you. So, anong kailangan gawin, di ba? Trust Him with all your heart, di ba? With all your mind. And lean not on your own understanding. It
with all your heart lang pala yun. And lean at on your own understanding. Diba minsan, kahit di mo naintindihan yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon, Lord, ano, parang joke to, ang gagawin ko, ang ganyan. Pero diba, sa ating mga Kristiyano, obey first, then you will understand. Diba? Sa mundo kasi, kailangan mo lang understand, kailangan mo lang nating maunawaan, diba? Bago ko yung gawin. Pero sa Panginoon, we must obey first. Then after that, dun mo mauunawaan. Diba? Pag sinunod mo na yung gustong pagawa sa'yo ng Panginoon. And if you want to know whether you are trusting a person or not, ask yourself this question. What am I worried about? Ngayong gabi, ano ba yung mga bagay pang pinag-aalalahanan nyo, diba? May mga problems ba kayo na tagdun, wala kayong kapayapaan kasi parang lagi nyo lang iniisip ganyan. Hindi kayo makagawa ng mga dapat gawin sa Panginoon kasi meron kang mga problemang dala-dala pa no, sa buhay mo. So isipin mo yun, ano ba yung pinag-aalala mo? Diba? At kung meron ka pang pinag-aalala, diba? Maybe you are saying to the Lord na, Lord, di mo kasi kaya to. Kaya nag-aalala pa ako sa bagay na to. Pero yun nga, pag sinabi mo na kay Lord na, Lord, alam ko, in control ka, you are sovereign, you rule over everything, you have the highest authority, di ba? Yan. Hawak mo yung buhay namin, Lord. Ikaw yung gumawa sa amin, di ba? So, there's nothing to worry about. Okay? So, yan yung second habit. Trust or faith. Then, the third habit is yan. Meditation in the Word of God. When you say meditation, sige, tingnan mo natin yung verse. Psalm 63rd verse 6 to 8, sabi dyan, I lie awake thinking of you, meditating on you through the night. Si David yung nagsabi nito no, nung nasa wilderness siya. Because you are my helper, I sing for joy in the shadow of your wings. I cling to you, your strong right hand holds me securely. Yeah. So we can see that meditation in the Word of God means that I read it. When you say I read it, yan. Wait lang. Yan. It means that ano yung huling nababasa mo? Pag bago ka matulog sa gabi, 'di ba? Or kaya sa umaga, ano yung una mong nababasa? Yan. Unang process ng meditation is syempre kailangan meron kang basahin. Kasi anong i-meditate mo kung wala ka namang binabasa? Okay? Next is I think about it. Then after you read that, no, kinakailangan mo siyang isipin paulit-ulit. Kaya katulad nga sa verse kanina, 'di ba? Magdamag siyang nag-iisip. Iniisip niya lang magdamag yung Diyos. Diba? Kayo ba, sa gabi, sa bago kayo matulog, ano yung mga ini-imagine nyo? Ano yung iniisip nyo? Diba? Ano yung kauli-uli ang iniisip nyo? Yung crush nyo ba? Yan. Yung gagawin nyo the next day? Or yung nangyari buong araw? Or, ikatulad ka ni David, diba? Na nagme-meditate, na iniisip niya magdamag yung Diyos. Diba? Yun yung laman ng isip niya. Yung Diyos, yung salita ng Diyos. And after that, I search my heart in the light of what God is saying. Siyempre, hindi mo lang basta iisipin o unawain, di ba? Kinakailangan, salaminin mo, di ba, yung buhay mo, dun sa binabasa mo. Di ba? Para sabi nga, di ba, the Bible is also a mirror, di ba? Kasi, sinasalamin natin yung buhay natin sa Biblia. Pag di pa tayo katulad nung nakasulat doon, di ba, hindi pa talaga tama yung ating pinamumuhay. Pero, once na nakikita na natin na, ay, kamukha ko na itong binabasa ko, then, yun, di ba? You're in the will of God. Next is, I ask Him whatever questions I have in mind. Yan. So, are you searching for answers in His words, di ba? So, ganun yung meditation, di ba? Pinagbubulay-bulayan mo, iniisip-isip mo, di ba? At sinasalamin mo yung buhay mo dun sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo basta makabasa, di ba? You know, 30 chapters a day. Binasa mo lang talaga. Wala man lang pag-unawang nangyari, di ba? Hindi mo man lang inulit-ulit sa isip mo yung binasa mo. Naka-30 ka lang, iniwan mo na yung Bible mo, may ginawa ka na agad, di ba? So, after dapat natin basahin, di ba? Sipin mo maigi, ano bang gusto na, ano bang, ano, paano ko ba ito ma-apply mo sa buhay ko? Ano bang pagbabago ang pwedeng, ano bang pagbabago ang pwede kong gawin, no, based dun sa binasa ko? Yan. Then, next is, yan. Meditation is like looking into a mirror, yan nga, sabi ko kanina. But it's also looking beyond the mirror. So, yung pag-meditate daw ng Word of God, di ba? Habang binabasa natin yun, nakikita natin kung ano yung nakikita ng Panginoon. Kasi salita niya yun eh, di ba? Words niya yun, di ba? Kaya alam natin kung anong iniisip, sinasabi ng Panginoon. Pero, ang meditation daw is looking beyond the mirror. Di ba? Dapat, habang binabasa din natin yung Word of God, hindi lang nakafocus, no? Sa mga makukuha natin tungkol dun sa binasa natin, kundi nakafocus tayo kung sino si Lord dun sa binabasa natin.
Di ba kaya nga merong, ano, di ba, kung sino si Jesus in every book of the Bible, di ba? Talagang hinahanap natin kung nasan si Jesus, no, in every book of the Bible. Sa mga binabasa nating mga stories sa Bible, di ba? Hindi lang yung, yung mabibenefit ka, no, yung titignan mo doon, kundi kung sino ba, or ano ba yung role ni Lord dun sa binasa natin na yun, di ba? Kung ano ba siya doon, di ba, Jehovah Jireh, di ba, Jehovah Rapha, yan. So, titignan natin, yan, kung sino siya doon. Next is when you begin to focus on God, here's what happens, di ba? So, pag-focus na tayo, di ba, kay Lord, di na, pag sabi kasi focus, wala ka nang pakialam sa paligid mo. Di ba, pag sa camera, pag pinocus nyo doon sa subject, yung camera, yung ano, di ba, pag pinindot nyo yun, tapos mag-focus siya doon sa subject, ano nangyari sa paligid? Nagiging blurred, yan. So, ibig sabihin, pag-focus na tayo kay Lord, di ba, blurred na yung paligid, wala na tayong pakialam sa paligid. At pag ano na yung nangyari sa atin, di ba? Our focus is on the Lord only. Ito na yung nangyari. Yan. Worries drift away, concerns drift away, anxieties drift away. Di ba? Lahat ng worries mo, di ba? Lahat ng pag-aalala sa buhay mo, di ba? Yung mga plano mo, di ba? Na wala naman sa kalooban ng Panginoon, di ba? Yung mga nakakapag-distract sa'yo sa paglilingkod mo sa Panginoon, di ba? Lahat yan, nawawala, nagiging malabo. At ang tanging nagiging malinaw lang sa'yo is yung Panginoon. Diba? So kayo, gusto niyo bang maalis yung mga pag-aalala, mga concerns, diba? Yung mga anxiousness, diba? So mag-focus tayo kay Lord. Diba? Ituon natin yung isipan natin kay Lord. And your mind will no longer be contaminated with all those kind of things that do not do you any good at all. And meditation keeps us fresh and alert and sensitive to whatever God wants to do in your life. So gusto mong maging alert, di ba? Gusto mong malaman, maging sensitive sa kung anong pinapagawa sa'yo ng Panginoon, then focus kay Lord, di ba? Huwag ka mag-focus sa nangyayari sa paligid mo. Huwag ka mag-focus sa sinasabi ng ibang tao, di ba? Focus kung ano ba yung gustong ipagawa, sabihin sa'yo ng Panginoon. Then you will know the answer. Then you will know what to do. Okay? Then next is, yan, mayroon tayong question dito. Do you have a time in your life when just you and the Lord are together by yourself? So meron ba, di ba, sa everyday routine ng buhay natin, na masabi mong meron talagang akong time na kami lang ni Lord, di ba? Yun nga, yung alone time natin with the Lord. So yung quiet time natin kay Lord, no, napakalaga na meron tayo ng everyday, di ba, to build our relationship kay Lord, di ba? Para mas lalo pa tayo lumalim sa relasyon natin sa Panginoon, sa pananampalataya natin sa Panginoon, we must have that kind of meditation, no, sa kanyang mga salita. Yan. Meditation is absolutely essential part of living a godly life. So isa talaga to sa kinakailangan, di ba, for you to be able na mabuhay ng may kabanalan, di ba? Yan, ang pagiging maka-Diyos, yan. And where there is no meditation, you're not going to live a godly life. So yung binabasa natin Word of God, di ba? Namnamin natin yan, i-digest natin maigyan, aralin natin yan, di ba? Hindi lang tayo basta makabasa, di ba? Maniwala doon sa mga nababasa natin ng mga Bible verse tapos explanation sa Facebook. Talagang isearch mo, di ba? Kung yun ba talaga yung ano, ibig sabihin yan, di ba? Yan. Where is God's private time with you? Yan, establish natin ngayon yan, di ba? Na itong year 2022, di ba? Another brand new start, di ba, sa ating mga Christian lives, di ba? Yan, kinakailangan meron tayong private time with the Lord to meditate His Word. Sabi dito, what leads to a godly life is a time being alone with Him, longing for Him, meditating upon Him, and thinking about Him. No? Pinakagustuhan ko dun sa meditating or meditation na description is yun na, iniisip-isip mo siya, no? So kayo ba, iniisip-isip nyo ba yung Panginoon bago kayo matulog? Siya ba yung laman ng isip nyo, di ba? Bago kayo matulog, di ba? So pag gano'n na yung laman ng isip natin, di ba? Yun, ibig sabihin, you're living that kind of life na gusto ng Panginoon para sa atin. And next, the fourth habit is, yan, obey God. Deuteronomy 28 verse 1. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above the nations on the earth. Yan. So sabi dito, when you and I obey God, we're walking on a higher level. Yan. Di ba yung mga tao, gusto lagi yan, higher yung level nila compared sa mga tao. Then if you want to walk on a higher level, ito yung kailangan mong gawin, obey the Lord.
di ba? So, think about how the world lives. Paano ba nabubuhay yung mga tao sa mundo? Di ba? Ano yung mga klaseng pamumuhay, lifestyle na pinapamuhay ng mga tao sa mundo? Di ba? Ano yung mga, di ba meron sila mga klaseng mga lifestyle na hindi naman talaga nasa kalooban ng Panginoon, di ba? Yung mga pag-iisip nila, di ba? Hindi naman talaga aligned or pasok sa Word of God. Yung mga kinabibisihan nila, yung mga bagay na pinaglalaanan nila ng mga oras nila, di ba? Na hindi naman para sa kaharian ng Panginoon. And we can say that those people have no time with the Lord. And tayo, di ba? Dahil pinili natin na sumunod kay Kristo, ang ibig sabihin nun, following Jesus, di ba, means that we are walking or we are living on a higher level. It doesn't mean na tinitignan natin yung mga tao sa paligid natin na mas mababa sa atin. Diba? Yung ba, mga wala pang relasyon sa Panginoon, mga hindi pang Kristiyano. Hindi naman din sila titignan na mas mababa sa atin, di ba? Hindi tayo magyayabang, di ba? Ang ibig sabihin lang nito, pinili na natin na mamuhay sa standard na mas mataas kaysa sa standard ng mundo. Kumbaga, meron na tayong standard na katulad kay Jesus. Diba? Yung standard natin is based on the Word of God. Okay? Kaya tawag dito, dun sa verse kanina, diba? Ilalagay nga tayo into higher level when we obey the Word of God. Okay? Hindi lang tayo mag-stop into the meditation of the Word of God. Hindi lang natin isip-isipin. Yan. Diba? Madali lang na maisip-isipin, diba? Pero, kinakailangan natin i-apply. Diba? Yung mga pinag- bulay-bulayan natin mga salita ng Diyos. We must obey the word of the Lord. And it just means, it doesn't mean also that we are better, no, than somebody else. But it means our lifestyle is better than the lifestyle of the world. Kaya ikaw, di ba, kung yung lifestyle mo is parang wala kang pagkakalayo sa sa mundo, di ba, you are not walking already into a higher level. Kaya kung gusto mo ng higher level living, di ba, kinakailangan mo talagang sundin yung pinapagawa ng Diyos, yung salita ng Diyos, di ba? Yung standard mo, kinakailangan mo yung baguhin, di ba? And that standard must be based on the Word of God. Next is, yan, the wise way to live is to obey God. And then, ito, and then leave all the consequences and circumstances to God. Di ba, yun nga, kanina, kung tulad sabi ko kanina, di ba? Ang pagsunod sa Panginoon is we must obey first, then we will understand. And the reason that we don't do things that are absolutely sacred, godly, awesome, life-changing, lifting habits is because we've decided to choose the world's way. So we cannot, ano, di ba? Hindi tayo makakapamuhay ng naayon sa standard ng Panginoon hanggat yung pamumuhay mo is more on sa mundo pa rin. Kaya kinakailangan mo mag-change ng lifestyle mo. So you must obey the word of God. Ano mo magagawa yon? Yun pa rin, babalik ka pa rin sa third habit, di ba? You must meditate the word of God. You must know the word of God. Kasi dyan mo malalaman kung ang ginagawa mo ba is yung gusto ng Panginoon para sa buhay mo. And then, next habit, the fifth habit is dependence on the Holy Spirit. Yan. Sabi nito, sit down, wait in Jerusalem until you be endured and endured yet. That is until the Holy Spirit comes into your life, and when He does, endured pala, sorry, yan, then you will be ready to do what I have called you to do. Sabi naman sa Ephesians 5:18, do not get drunk on wine, while leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. So yan, pag sinabing being filled, no, ang ibig sabihin yan is a continuous thing. Yan. Jesus said to His disciples in Luke, before you do what I call you to do, wait, no? Sabi niya, wait in the city of Jerusalem until you be endued, until the Holy Spirit is come upon you to indwell you for the simple reason you are not equipped to do what I've called you to do apart from the indwelling presence of the Holy Spirit who will empower you. Tayo mga Kristiyano, we are leaky vessels. When you say leaky vessels, para tayo mga sisidlan na may butas. At kinakailangan natin na araw-araw yung infilling of the Holy Spirit. Hindi tayo infill ng Holy Spirit one time, big time, then pwede na tayo mamuhay ng, yun nga, mamuhay na filled with the Holy Spirit, di ba? Pero dahil nga tayo mga sisidlan, may mga butas tayo, di ba? Araw-araw, kinakailangan natin magpa-infill, no? With the Holy Spirit. Kinakailangan natin araw-araw sa buhay natin yung banal na Espiritu para magawa natin yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. And when we are already filled,
di ba, with the Holy Spirit, anong gagawin ng Diyos sa atin, di ba? He will empower us, di ba? He will teach us how, di ba? Paano gawin yung kalooban niya, di ba? He will give us guidance and direction to do what He has called us to do. Okay? So, hindi natin kaya yan sa sarili lang natin. Lagi natin kinakailangan ang banal na Espiritu. Kasi kung kaya lang natin sa sarili natin, pwede tayo magmalaki sa Panginoon. Pero kung tayo, i-admit natin na we cannot do it on our own, di ba? We need the power of the Holy Spirit, di ba? To accomplish the will of the Father, yan. Doon tayo talaga i-enable ng Panginoon, di ba? Para doon sa mga bagay na gusto niya ipagawa para sa atin, di ba? Yan. Gusto mong maganap ang kalooban sa'yo ng Panginoon, gusto mong mangyari yung mga pinagpipray mong breakthrough no sa ministry, sa paglilingkod mo sa Panginoon, then be filled with the Holy Spirit, di ba? Ask for the Holy Spirit. Yan. Next is, you are as a follower of Christ, Jesus, as a believer of Christ, you trusted Him for your salvation, you are now already, yun nga, nung tinanggap niyo si Jesus, di ba, para sa inyong kaligtasan, yan, naniwala kayo sa Kanya, you're already indwelled by the Holy Spirit. Diba? Yun lang eh. Yun lang yung gagawin mo, diba? Accept Jesus Christ, diba? As your Lord and Savior, diba? Then, ibibigay niya yung Holy Spirit sa atin. And His dwelling within us. So, bakit nga ba nandyan yung Holy Spirit? The truth is, yun nga, tulad sabi ko kanina, each day of our lives, diba? Hindi natin kayang mabuhay, diba? Na pleasing sa mata ng Panginoon without the Holy Spirit. Okay? Yan. So next, yan. God doesn't leave us alone to live it out. Yan. Hindi naman tayo, di ba pag-akat ni Jesus sa langit, hindi niya tayo iniwan mag-isa. Di ba? Meron siyang binigay, di ba? Na regalo. May bababa after niyang mag-ascend, di ba? He gives us whatever we need to do, whatever He's called us to do. So you are never alone. Hindi mo pwede sabihin na lang, mag-isa na lang ako. No. Meron Holy Spirit. Nandiyan si Holy Spirit. He is living within you, di ba? Inside of you. Kaya, we are never alone, di ba? Tayo mga Christians. You are indwelled by God, the Holy Spirit, who is there to enable you, help you, and need. Kailangan mo ng help, di ba? Nandiyan si Holy Spirit. Kailangan mo ng encouragement. Nandiyan siya, di ba? Kailangan mo ng strength. Kailangan mo ng healing, di ba? Kailangan mo ng guidance. Name it. Nandiyan si Holy Spirit, di ba? So, lahat, di ba, ng bagay na kinakailangan natin para ma-accomplish yung will ng Panginoon, di ba? We can do it dahil nandyan si Holy Spirit. Okay? And the sixth habit is giving to God and giving to others. Sabi ito, sa Luke 6 verse 38, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over. Here's the first truth. You cannot outgive God. Diba? Kahit ibigay mo pa lahat-lahat ng yaman sa mundo, meron ka, diba? Lahat, basta lahat, diba? Kahit pag sumasamahin pa lahat ng gold, diba? Mga jewelries, basta lahat ng kayaman din sa mundo, we cannot outgive God, diba? And the next truth is, you can't even predict what you're going to need. Diba? Hindi mo naman alam, diba? Kung ano yung pwede mong kailanganin sa mga susunod na araw, diba? At hindi mo rin alam kung dahil nga hindi mo alam kung ano yung mga pwede mong kailanganin, di ba? Kahit nasa iyo na yung lahat ng kayamanan, di ba? Pag tinamaan ng sakit yung taong yan, kahit sobrang yaman yan, di ba? Hindi niya mabibili yung kalusugan, di ba? Pero dahil nga ikaw, di ba? Hindi mo alam, hindi mo ma-predict, di ba? Kung ano yung kakailanganin mo. So, paano mo mamamanage, di ba? Lahat ng resources, lahat ng pera, di ba? Kayamanan na meron ka, di ba? So, ang tanging pwede lang natin gawin is to give to God. Bigay mo sa Panginoon, di ba, yung meron ka. At pagkatiwala mo sa Kanya, kung ano yung pagkatiwala mo sa Kanya na gagawin niya yung mga pangako niya sa'yo. Di ba? Huwag tayo matakot, di ba, na magbigay sa Panginoon yung mga tithes, di ba, yung mga offering, mga tithes natin, limbawa, sobrang laki niyan, di ba? At pagbibigay mo pa sa Panginoon yun, makikita mo kulang na yung budget mo, di ba? Pero dahil nga, nagtitiwala tayo sa Panginoon, di ba? At naniniwala tayo na pagbinigay natin, nagbigay tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, di ba? So dapat maging habit din natin 'to, no, yung pagbibigay sa Diyos. And pag marunong na tayo magbigay sa Diyos, di ba? Hindi na tayo mahirapan din na magbigay sa ibang mga tao, di ba? Itong church natin, di ba, all throughout the years, di ba? Nagbibigay ito sa Panginoon at nagbibigay din, di ba, sa mga tao sa labas, di ba? Kaya nga tayo, meron mga outreaches, di ba? Kasi yung love ng Panginoon, i-share din natin doon sa mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya. So, if you are loving God, di ba,
ano ka rin, giver ka din, di ba? Sa mga tao, sa paligid mo. Okay? So, yan. So, yun yung habit, no? Mapagbigay tayo sa Panginoon at mapagbigay din tayo sa mga tao sa paligid natin. Okay? Hindi tayo yung madamot, no? Hindi tayo yung lagi lang tanggap ng tanggap. Pero, ayun, mas dapat mas madami yung binibigay natin sa Panginoon kaysa sa para sa sarili natin. Then, next is, God loves a cheerful giver. So, if He loves a cheerful giver, what about those who are stingy? When you say stingy, ito yung mga kurikot na tao, no? Yan. Who don't give to God. Yan. I tell you why God's not pleased because here's what it says. Ito daw yung nasa iniisip ng mga taong kurikot, no? Yung mga taong ayaw magbigay sa Panginoon. Yung mga taong natatakot mag-tithes, no? Sa Panginoon. Yan. Mga taong natatakot makulangan, no? So, sabi nila, ito yung isip nila, I can do without Him. Diba? Parang pinapamukha nila sa Diyos na kaya ko to i-manage yung resources ko kahit wala ka. Yan. I'll handle it. Yan, siya daw yung mag-handle. I can manage it. I don't need God to manage my money. Yun daw yung mindset ng mga tao. Yun nga. Kuripot, stingy. Yan. Then think about how foolish that is. Your money could burn up overnight. Diba? Hindi naman natin alam yung kasiguraduhan, diba? Ng mga yaman natin, yung mga resources natin dito sa mundo, diba? Hindi mo alam. Bukas, wala na yan, di ba? Yan. So, the situation could be that you'd lose it overnight. So, you'd have nothing, di ba? So, kung ikaw nagtitiwala ka lang sa meron ka, di ba? Sa kakayanan mo, sa mga kayamanan mo, di ba? Kung doon ka nagtitiwala, di ba? Na ano, nakakatakot yung ganong pamumuhay, di ba? Kasi hindi mo alam kung kailan yan pwedeng mawala sa'yo. Pero kung pinagkakatiwala mo lahat, di ba? Nang meron ka sa Panginoon, di ba? Merong assurance, di ba, na hindi yan mawawala sa'yo. At meron pang magandang mangyari, di ba, kasi you are investing, di ba, doon sa langit, di ba. Nag-store up ka, di ba, ng mga treasures mo sa langit. Di tayo nag-iipon, di ba, ng kayamanan dito sa lupa, kundi nag-iipon tayo ng kayamanan natin sa langit. Kaya, yun, isa na to dapat sa mga habit natin ngayong 2022, di ba. Ma-establish lalo yung pagbibigay natin. Ako, parang ako sa sarili ko, no? Nahirapan talaga ako sa finances, lalo sa pagbibigay sa Panginoon. Pero step by step, no? One step at a time, talagang sabi ko, kailangan kong maging giver. Then kayo din, you decide today, tonight, diba? We must be a giver. Diba? Kasi yung pagiging giver, isa yan din sa karakteristik ng Panginoon. Hindi nga lang siya giver, He is a generous giver. Diba? So tayo din, we must be generous, no? Sa pagbibigay sa Panginoon at maging sa mga tao sa paligid natin. And then, sabi dito, yan, ito yung assurance, no? You'll never be in the situation where you don't have anything. Diba? Hindi ka mawawalan, yan. Because you have God living within you and everything you need, God has promised to provide. Yan. So na-experience yun na pag-utom, diba? Buong araw. Diba hindi? Meron at merong ibibigay, ipapadala yung Panginoon, di ba? Para makakain ka, di ba? Sa isang araw, di ba? Kasi nga, pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, di ba? Hindi niya tayo pababayaan. The next, the last habit, ito, yan, forgiving other people. So, sabi kanina, di ba? Habit, paulit-ulit mo itong ginagawa. Okay, yan. So, sabi sa Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Another verse, 30 and 31. Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all the bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Ayan. So, yeah, we have to be willing to forgive and trust God to take care of that no matter what happens. So ito, no, mahalaga to na habit ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi pag di tayo nagpapatawad, unang-una, di tayo patatawarin ng Panginoon. At yung mula sa habit number one, yung prayer, di ba? Paano ka magpipray kung hindi ka papansinin ng Panginoon? Di ba? So kinakailangan, habit mo to, di ba? Hindi dapat lulubog yung araw nang hindi ka nagpapatawad. Okay, pwede kang magalit, sabi nga, in your anger, do not sin. Pero huwag kang magkakasala. Okay? At dapat marunong kang magpatawad. Okay? So sabi nga, di ba, we must forgive 17 times 7, Ben? Tama, 17 times 7. Ayan. So pag kinumpute mo daw yun, daily kasi yun eh, di ba? 17 times 7, so 420. Tama ba? Ay, 490. Di ba, mag-math. Ayan, so 490.
So isipin mo sa isang araw, 490 kang gagawa ng masama ng isang tao. Isipin mo, di ba, ganun karami yung, magagawan ka ba ng 490 offenses ng isang tao sa isang araw? Hindi naman, di ba? Pero ganun yung sinasabi ng Panginoon, di ba? We must forgive as much as 490 times. Di nga lang eh, di ba? So, napakaraming beses dapat natin magpatawad, di ba? Kasi nga, hindi natin magagawa, di ba, yung mga other habits, di ba? Kung hindi rin tayo laging nagpapatawad. Kasi we can come into prayer, di ba? At pag di ka na nakapag-pray, di ba? Paano na yung intimate relationship mo sa Panginoon, di ba? So, pwede ka mag-pray, pero hindi ka naman yung pakikinggan. Dahil nga, hindi ka rin naman nagpapatawad ng mga tao sa paligid mo. So, yan yung mga habits no, na kinakailangan natin ma-develop, ma-establish sa pamumuhay natin. And, review lang natin. Ayan, sorry. Here are the 7 habits of healing godly life. Ayan. Una, life of prayer. And then second, trust or faith. Third, meditation in the Word of God. Fourth, obey God. Fifth, dependence on the Holy Spirit. Sixth, giving to God and others. And lastly, forgiving other people. So yan, ngayong 2022, di ba? Nagsisimula pa lang ulit yung taon, di ba? So hindi pa huli lahat, di ba? Kung sa 7 yan, ilan pa lang yung habit, di ba, na na-develop mo, di ba? May 11 months ka pa, di ba? Para ma-develop, di ba, ma-practice lahat ng yan, di ba? And at the end of the year, di ba, by faith, lahat ng yan, di ba, is talagang maging paulit-ulit na lang na bagay, no, na ginagawa natin mga Kristiyano. And pag nagawa na natin yan, syempre, hindi lang natin yung magagawa sa sarili lang natin, di ba? We need the Holy Spirit, di ba? Para, yan, ma-establish natin yung mga ganyang bagay, di ba? And, ayun, lagi lang natin ipag-pray, di ba, sa Panginoon, na itong 7 to is talagang magamit natin, di ba? Magawa natin para yung ginagawa natin paglilingkod din sa Kanya, di ba? Maging effective din, di ba? And that's the 7 habits no of a godly life. I pray na magkaroon ng kaganapan ito sa ating mga buhay. And let's end this preaching, di ba, with the word of prayer. Let's all pray. Yes, Lord, our precious God Almighty, we come in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa gabing ito na yung pinagkaloob sa iyong mga anak, Lord. Thank you, Panginoon, Lord God, sa mga nandito, Panginoon. Thank you din, Panginoon, sa mga nanonood sa live, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa binabang mensahe ngayong gabi, Panginoon. Thank you, Lord God, for those 7 habits, Panginoon, na i-develop mo sa iyong mga anak, Lord God. We pray, Lord God, na maging ganito, Lord God, yung mga ginagawa namin mga bagay, Panginoon, Lord God, sa pang-araw-araw, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na mabuhay, Panginoon, with a godly living, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na gawin, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na nakakalugod sa iyong harapan, Panginoon, Lord. Tulungan mo kami na magkaroon ng pag-uugali, Panginoon, na lifestyle na katulad ng kay Jesus, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na laging mag-depend, Panginoon, sa Holy Spirit, Panginoon, Lord God. Help us, Panginoon, Lord God, to have a godly living, Panginoon, na makita sa amin ng mga taong wala pang pagkakilala sa iyo ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, Lord God. Na magsilbi kami, Panginoon, Lord God, na mga liwanag sa sanlibutan, as in sa sanlibutan, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, Lord God, ng tapang din, Panginoon, Lord God, upang mamuhay, Panginoon, Lord God, na naayon sa iyong kalooban, Panginoon, na makita nila, Panginoon, Lord God, yung Diyos na pinaglilingkuran nila namin, Panginoon, Lord God, ay buhay sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na maging prayerful, Panginoon, Lord God, na laging mag-meditate, Lord God, sa iyong word, sa iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, to always obey you, Panginoon, Lord God, to always, Panginoon, trust in you, Panginoon. Help us, Lord God, to always maging mapagbigay din, Panginoon, sa iyo at sa mga tao, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami laging dumipente sa iyong mahal na Espiritu at tulungan mo kami, Lord, na magpatawad araw-araw, Panginoon, tulad ng pagpapatawad mo sa amin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, dahil ikaw yung unti-unti magbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. You will change us, Lord, from glory to glory, Panginoon, Lord God. Help us, Panginoon, Lord God, to do the will of the Father, Panginoon, Lord God. Help us, Panginoon, Lord God, na ibigay, Panginoon, Lord God, lahat,
Panginoon, Lord God, ng best namin, Panginoon, Lord God, para sa iyong kalagutan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na maging kagamit-gamit, Lord God, sa iyong kaharian, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, din na lagi kang unahin, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Dahil ikaw, Panginoon, Lord God, yung aming Diyos, Panginoon, Lord God, na ikaw, Panginoon, Lord God, yung mag-iingat din, Panginoon, Lord God, sa mga anak, Panginoon, Lord God, ikaw yung magbibigay sa amin, Panginoon, ng kasiguraduhan, Panginoon, Lord God, ikaw yung magbibigay sa amin, Panginoon, Lord God, ng guidance, Panginoon, Lord God, sa aming mga ginagawa, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon, Lord God. Salamat ngayong gabi, Panginoon, muli, Panginoon, kami mga panalangin, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, Lord God, makausap ka namin, Panginoon, Lord God. We pray, Lord God, for your Holy Spirit, Lord God, to be upon us, Panginoon, Lord God, to be with us tonight, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, for your the answering God, Panginoon, Lord God. Ikaw yung Diyos na nakikinig, Panginoon, sumasagot sa aming mga panalangin, Panginoon, Lord God. Maraming maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa mga gagawin mo pa ngayong gabi, Panginoon, Lord God. Ikaw yung madakila, Panginoon, may taas, Panginoon, mabigat ng kalwalhatian, Panginoon, Lord God, sa aming mga gagawin, Panginoon, Lord God, na pananalangin, Panginoon, Lord God, at maraming maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong kalooban, salamat, Panginoon, Lord God, and to all the glory, praise, honor, just name, amen.